Good morning, guys. It's the next day already. And hindi ko na napakita sa inyo yung mga sinampay ko kahapon. Pero natapos ko lahat ng laundry, yung mga clothes. And ngayon naman, nakasalang naman yung aking mga towels. Today, gusto ko namang itakel yung aming freezer. And ito na nga, nilabas ko na lahat ng laman ng freezer namin. Dahil gusto ko siyang i-organize ng mas maayos dito sa aming ref. And kagabi, nakapag-start na ako. Kahapon, nakapag-start na ako na mag-ayos. And ito yun. Ito yung mga inuna ko. Hindi ko na pinakita sa inyo na nilipat ko siya ng mga containers. So, itong mga food na to, ito yung mga nakabukas na sa packaging. Or mga naka-plastic lang. And sobrang eyesore para sa akin yun kasi iba-iba yung color ng packaging. Tapos, bukas na siya. Kaya tinransfer ko siya sa ganitong container. Itong container na to, Locafin yung brand nito. Matagal to sa akin, like 3 years na. And ngayon ko lang ulit siya ginamit dito sa reps. Di ba nga 1 year naman kami wala dito sa bahay. And ito yung mga laman. So ito, mozzarella. Ito na lang natitira ko. Madami to eh. Sa freezer ko nilalagay yung mozzarella. Tapos nilipat ko lang siya sa fridge. Kapag gagamitin ko na siya the next day. Tapos, ito, lumpia. And may overflow, yan, hindi kasha dito. And wala na akong mas malaking lalagyan. Kaya nilipat ko naman siya dyan. Tapos, nuggets. Ito yung nuggets na CDO. Hindi masyadong type ni bunso to eh. Tsaka na mga bata. And ito naman yung sa pang nuggets na tinry namin. Kalimutan ko na yung brand niyan. Sabi, klasa daw ng McDo. Hindi ko pa natatry. Si daddy lang yung tumikim. And nagluto lang ako ng konti. So, next time nilutuin ko naman siya. And ito yung David's Tea House na gyoza. Gusto ni Kyle to, tsaka namin nila daddy. And ito rin, shomai ng David's Tea House. And ito, Hungarian Sausage. Carnival ba yung brand yan? Hindi ko na maalala yung brand. And sa palengke ko lang binibili to, ha? Sa ngayon, kaya hindi ako masyado nag-haul ng SNR din kasi sa iba-iba na ako namimili. And ito, spinach and yung broccoli, konti na lang natitira. And may longganisa din ako. Ito sa palengke ko rin nabili na sa 220 yata ang kilo niyan. And then itong aming mixed veggies. So pag fried rice ngayon, ginagawa ko may mixed veggies plus merong spinach. So ayan yung mga nilipat ko ng containers kasi mga bukas na nga siya. And then hindi lahat nililipat ko ng mga containers. Yung ibang mga isang lutuan lang naman, hindi ko na sila nililipat. Kasi okay lang naman na pagkabukas mo, lulutuin mo na kaagad lahat sila. Ito kasi yung mga tipong paunti-unti lang yung kuha mo. Pero halimbawa kung isang packaging naman siya, and then maluluto kaagad lahat, ayun, hindi ko na ililipat yung mga yun. Hindi na ako nagbabother ilipat. Then ito pa yung ibang mga meats naman dito. Magkasama na yung mga frozen at saka yung meat. Ito sa SNR ko binili lahat. Itong Thai chicken, 158 ang per kilo nito. And ito naman, nakaraang pumunta kami. Ito yung ano to, hitira pa to sa last time na nagpunta kami ng SNR. And this one naman, ito yung kabibili lang namin this weekend, last weekend. 158 naman ang kilo nitong chicken. Kumuha na ako ng tatlong drumsticks. And ito naman, chicken breast fillet siya. 299 naman ang per kg nito. Dalawang kilo to, kaya ang dami niyan. Tapos lechon kawali. Ito, 452.95 naman ang unit price niyan. Sinabi ko sa inyo, mga unit price lang yun, ha? Ayun yung presyo niya. Unit price lang yun, pero ang buong laman nito is 261.24 yung total. Ito naman, ang weight nito is 1.475, kaya 233 siya. Ito, 1.54, kaya naging 243. Tapos, ito, 1.485 naman, naging 234.63. Mura ang chicken sa SNR, kaya sa SNR ako namimili ng chicken, tsaka yung lechon kawali, doon din ako namimili, tsaka baby back ribs. Pero ngayon, yung mga ibang meat, sa Dali ko binibili. Kasi ang mura ng ibang mga meat sa Dali. So, ito yung mga meat naman na binili ko sa Dali. Normally, ito lang pork na liempo. 500 grams to 165 na siya. Ito yung itsura niya, guys, oh. Ayan. So, panagkasangyup kami, ganitong liempo na lang ang binibili ko. So, tatlong binili ko niyan, 165 to. And ito naman yung ground pork niya, 500 grams. And this one is 100,
30. Ayan, no. Apat naman yung binili ko niyan. Tapos, ito naman yung kasim nila, pork kasim. Dati, 129 lang to. Ngayon, nagtaas na yung presyo. 133 na siya. Walo yung binili ko nito, pero nagluto nga ako, diba, kahapon ng nilaga. Nagamit ko na yung dalawa. Gusto ko yung ganito. So, ang ganda ng packaging niya. Ay, di siya magkakaroon ng freezer burns. Vacuum sealed siya. And then, yung mga frozen ko naman, normally, sa palengke na ako bumibili kasi mas mura. Sa kalentong pag na bumibili, which is sa Mandaluyong, pag umuwi ako ng Mandaluyong. So, dinadamihan ko na. Kaya kung may kita nyo, medyo madami pa rin yung frozen na food, which is hindi ko naman talaga mostly nagagamit. Kasi talagang we're leaning towards na ang niluluto namin, yung mga mas totoong pagkain, hindi yung mga process. So, ito. Simulan natin dito. Ito yung crab sticks. 50 pesos to. Ay, ito ko ba ito nabili? O, 50 pesos ang isa nito eh. So, kumuha ko ng dalawa niyan. Panagdaramin kasi kami ito ginagamit namin. Hindi ko alam kung doon ko ito nabili or nakalimot na ako sa Unimart ako bumili niyan. Unimart din, kapag may malapit sa yung Unimart, ang mura ng Unimart. Doon ako namimili din ng ibang mga kailangan ko. Tapos, so, mga go-to supermarkets ko ngayon, Unimart at saka Dali. Kasi doon talaga mura at Landmark. Pero yung Dali talaga ang mura at saka yung Unimart. And then this one, ito naman yung CDO na premium na tonkatsu. Yeah, madali ang pambaon, pangkain, and additional na meat pag nagka-carbonara ako. Ang alam ko, ang presyo nito is 156 or 158. Di ko ganun matandaan, pero sa palengke ko binili yan. Pag sa grocery, mas mahal yan. And then, itong jumbo na hotdog, 193 lang ang bili ko nito per kilo. Dalawa binili ko, bawas na siya. Tapos, ito namang boneless na milkfish barbecue. Dalawa yung kinuha ko nito. Sa Unimart ko naman ito binili, guys. 187 yata ang presyo niyan. Kung ganun ka sure. Pero nasa ganung range. And ito, dati binibili ko to sa palengke rin kasi 499 to sa palengke and 1 kg na to. Pero sa Unimart, 461 lang siya. Kaya doon na ako bibili niyan kapag mag-Unimart kami. Paisa-isa lang naman nabili ko nito. And ito naman, nagpalit na kami ng bacon. Itong Vida. Mas mura tong Vida. Nasa 176 ang 500 grams. Diba ang mura? Binibili ko dati nasa 600 plus ang isang kilo, and nasa 700 na ngayon ang isang kilo nun. Ito magkano lang, 176 plus 176. Ay, hindi, 178 pala yata to. 178, so 356, yun yung pagkatanda kong presyo niya. Ang per kilo niya. So, sobrang mura nito. Kaya, okay naman sa amin na itong Vida. And pinanlalagay ko lang naman siya sa carbonara. Or minsan, yun, lutuin ko lang siya ng ganyan with egg. Okay na sa mga bata yung ini-air fry ko. And then chicken, kaya maraming chicken. Alam nyo naman, pag drumstick, marami tayong pwedeng gawin dyan. Tinola, bistek, chicken bistek, pang chicken barbecue. And yung chicken breast fillet, pinanglalasagna ko to. Lasagna roll-offs. Ito malit yung kawali, ginagawa namin siyang pang kare-kare at saka pork binagoongan. So, magluluto siya daddy ng lechon kuwale, tapos dalawang sauce ang ginagawa namin. Kare-kare, tsaka pork binagoongan. And then, this one naman, yung fish fillet. Alam ko, nabili ko to ng buy one, take one sa SNR. Sorry guys, di ko masyado maalala na ang presyo nito. Babalik ako na lang next time, pag nakita ko yung presyo ulit yan sa SNR. And, dito na tayo sa frozen pa. This one naman is 77 pesos lang ang CDO na sweet ham. Pag sa supermarket, nasa 100 na ang presyo yata niyan. And itong tocino, 120 lang ang bili ko. 450 grams yan. Nilain ang presyo, diba? Ito, 165. Eh, simula kasi na nag-stay kami sa Mandaluyong, mas talaga na malengke ako dun sa wet market. Kaya na-discover ko itong mga mas mura pala siya, yung mga frozen, which is dati sa grocery kami bumibili talaga, and ang layo ng presyo. So, ayan, may Pampangas bestosino ako, 120 ang isa niyan, apat. And then, this one naman, spare ribs to, na i-steam na lang. Binili namin to sa Don Afonte. Doon kami bumibili mga spare ribs, siomay. And hindi ko na maalala ang presyo nito, guys. Parang mga nasa 245 yata. Masarap to. Gusto ng mga bata. Parang Team Hoa ng lasa niya. And then, itong cheese sticks.
Hindi ko alam ang presyo nito. Nasa rep na lang namin to. And this one, itong pork sisig. Alam ko, 120 plus 28 yata ang presyo nito. 500 grams na. Dalawa yung kinuha ko niyan. And, masarap to. Pero, mas favorite pa rin talaga namin yung sisig ng SNR. Tapos, meron din akong tusok-tusok. Alam niyo na, Squid Boss at Kikiam. 442 lang yung mga presyo ng yan. And, meron pa kami itong shabu-shabu. Binili ko to ng bulk before eh. Matagal pa, 2024 pa ang expiration niyan. Eh, yan na lang titira sa akin. 7 packs na lang yung titira sa akin. Parang nabili ko yan ng mga 65 lang, ang isang balot. I'm not so sure na kung magkano. So, ayun. Yun lahat guys, itong laman ng aming freezer. And, samahan nyo na ako, ibalik na natin siya sa rep. Kasi, nung pinamili kami, pinakasalpak-salpak ko lang siya. And ngayon, iayos na natin siya. Pinunasan ko din yung rep para malinis na siya. And, ayan lahat. Ang laman ng freezer namin. Ang dami, no? Akala mo, pag nandun siya sa freezer, ang konti lang yan tignan. Pero ganyan pala siya pag nailatag na. Again, namimili po ako ng mga frozen sa wet market na lang. And then itong mga chicken, lechon kawale sa SNR. And then itong liempo, ground pork, at saka itong pork kasim sa Dali. Ito, mga ano rito, palengke din to. And itong mga to rin. Ito SNR to. And ito, palengke ko rin to binili. Nasa 180 lang ito. Ang 1 kg yata ang laman na nun. Itong gyoza. Tapos 185 itong, or 185 to at 180 naman yung shumai. Mga isang kilo yan. So, mga tiran na lang namin yung katin-transfer ko na siya. Tuwang-tuwa ko sa itsura nito kasi mas naging sobrang maayos yung rep. Hindi na siya eyesore yung mga iba't ibang packaging na nakalagay sa rep. Kung magkano pala yung containers na ito, pack of 3 siya. Ay, pack of 4 siya, set of 4. Ito siya, isang malaki, mas maliit, tapos dalawa na ganito. Before, 240, 220 to 240 ko lang siya nabili, or 200 lang, nabili ko siya ng sale. Pero ngayon, nasa 263 na siya.
guys, nakatuwa na siyang tingnan. Ang linis-linis niya na at ang organized niya na sobra. And mag-quick tour lang tayo. Doon napakita ko naman sa inyo kanina kung ano na laman ng freezer. And ito namang ref naman, konti lang din naman yung laman niya. And kasi talaga nakitira ako ng space para sa mga leftover namin. So sa freezer, ito na yung mga containers natin. Yung isa nilagay ko dito sa may pinto ng ref. And yung iba, dito naman. Ayan, ang ganda-ganda niyang tignan, diba? Napaka-neat tignan ng ref ngayon na nandyan na siya. And nandito sa pinakababa naman, yung mga nilagyan ko ng mga mozzarella na cheese. Ayan, pasensya na sa ref ko. Nag-a-alarm siya kapag matagal talaga siya nakabukas. And dito sa baba, dito ko naman nilagay yung mga pang-shabu-shabu. Ayan, napaka-neat tignan. Ito namang area na to, hindi ko malagay yung isang tray ko dahil naipit ito and papagawa namin siya. Hopefully mapagawa pa yan. Tuwang-tuwa ako sa area na to. Yung dating puro mga iba't ibang color na plastic, ganyan na siya ngayon. Tsaka kitang-kita mo na yung mga laman niya. Dito naman sa baba, ayan, nandito lahat ng meat ko. May space pa rin naman dito. So makaka-circulate pa rin ang air dito sa ref. Actually, meron pa akong dalawang nalagyan ng yellow nakalagay dito. Nagamit lang kasi, kaya wala siya dyan ngayon. So, lahat ng chicken dyan nakalagay. And nandito lahat ng pork ko. Ayan. Nakatuwa siyang tignan. Ito yung mga ground pork, yung kasim, at saka yung liempo. Tapos, sa pinakababa naman dito, andito pa yung lechon kawale, at saka chicken breast. Tapos ito yung mga ibang frozen. And nandito rin yung iba pang frozen ko. Yan, sa mga drawers. Tapos sa pinakailalim naman, dito na sa pinakababa, yung mga fish, mga seafood. Diyan ko naman nilagay sa drawer na to. So, ayan na yung freezer natin. Diba? Sobrang nakakatuwa yung tsura niya. And ang gusto ko dito yan, kapag may mga ganito kasi, madali siyang i-pull out. Pag may kailangan ka. Tsaka hindi siya yung tutumba-tumba yung mga laman. Na pag kumuha ka, magugulo na kaagad siya. Kaya gusto ko nilalagyan yan. Hindi ko siya pwedeng ilagay sa part dito. Kasi meron siyang mga nakausli dito sa shelves na to, tsaka ito eh. Dito lang ako pwede maglagay ng ganitong organizer. Dito hindi pwede. Sa first two na to, hindi ako pwede maglagay ng organizer. Hindi magkakasya tong dalawang to. So kaya dyan lang ako naglagay. So enough dun sa freezer. Sara muna natin tong isang to. Dito naman tayo sa fridge side, guys. Ayan. Simulan natin doon sa taas, of course. Sa pinakaibabaw, dyan nakalagay lahat ng mga leftovers. Sa backside, may makikita pa kayong mga containers. Dyan nakalagay yung yeast, yung minced na garlic, tapos meron din dyan pang miso soup. And ito yung leftover namin ng nachos na kailangan na namin niyang kainin today. And yung second level naman niya ay mga drinks. So meron lang kaming milk, tapos yung right and light, tapos yung mga tea namin na kailangan i-ref. Dalawa rito, bukas na. Yung isa naman sa likod, hindi pa bukas yan, pero niref ko na lang din siya. Kasi para hindi makalimutan. Kasi yung isa, sobrang paubos na to. Ayan, no. Paubos na ribonso yan. Gusto niya yan. Ako naman, ito naman ang iniinom ko ngayon. Gusto ko rin yan yung honey lemon. Itong honey citron ginger tea, ang sarap nito. Tapos yung isa ay honey lemon tea. Sa SNR namin to nabili. And then ito, right and light, no sugar and no calories yan. And sa Unimart ko to binili kasi mas mura doon, 21-25 lang. Tapos may dalawa akong quick melt. Ito naman sa baba, mga eggs at saka itong pizza dough at then tortilla. And yung konting snacks pa ng mga bata. Ito yung chocolate covered Oreo and dito choco pie. Yan, dito ko na nilagay. May isa pa tong ganitong organizer. Hindi ko na nilagay muna. Sa ngayon, yung tortilla lang pinatong ko dito. And minsan, pag may bread din ako, pwede ko ipatong yung bread. Ito. Yan, no? Itong bread na to, pwede ko rin naman siyang ilagay dyan. Kasi para kung may mga leftover pa ako, pwede kong ilipat. And marami pa akong space. Sorry sa ingay ng ref kasi nag-a-alarm na siya dahil ang tagal na nakabukas. Tapos ito nga, yung egg tray ko. Sa SNR ko yan nabili. May takip to. Tinanggal ko lang kasi may sobra pang egg na ilang piraso. Pero hindi ko alam ba't nga ba, hindi ko nilagay pa. Tatlo naman to. So, ganyan na lang ginawa ko. And, sa pinakababa, ayun, yung aming bread. Sa dali rin ako bumibili nito. Ito naman,
hotdog rolls sa SNR ko naman yan nabili. Sa baba, usually chocolates yung nakalagay dito. And yung mga kung ano-ano pa na mga jars dito ko rin nilalagay. And sa pinakailalim, mga veggies. Ayan, tapos mga wraps. May tikoy pa dito. So, ang meron ko na lang ngayon ay carrots and sayote dahil nakapagluto na ako kahapon ng nilaga. So, ayan na lang natira dito sa baba. Itong mga organizer nito from SM ko yan nabili. And dito naman sa door ng ref, ayan. Sa pinakaibabaw, syempre yung dairy corner, lahat nandyan. Yung cream cheese, butter, sliced na cheese, spreadable na butter. And dito, yan, yes, nire-ref ko po ito para hindi siya namumuumo and talagang tumatagal sa amin yan. As in, nauubos ko yung ganyang kalalaki. Pero pag nasa room temp lang siya, namumuo yan, hindi ko na nagagamit. Kaya dyan ko nilalagay sa ref yung mga malalaki kong onion powder, garlic powder, or garlic salt. Tapos, lahat ng mga condiments na kailangan in-ref once open. And nandito yung aming water kasi hindi kami nag- o-on ang dispenser. So, pag yung mga bata gusto na malamig, ito sila kukuha. Ako kasi hindi ako minum ng malamig na tubig. Unless super, nagkikrave ako ng malamig. And ito, yung cacao lat. Masarap to. Dahil na pag super lamig niya. Nalagyan ko pa siya ng ice kapag iinom namin to. Dalawa lang itong binili namin. Isa na lang natitira. Last week ko pa yan nabili sa SNR. And mura lang to, 139 ba? Sa mga ganun lang ang presyo niya. 1 liter na siya. And sa baba, lahat ng syrups, lahat ng spreads, and kung ano pang mga naka-jar na pagkain. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. God bless! Bye!